Welcome to my another vlog, guys. Our video for the day is paano ako pumayat. Yes, 75 to 66 kilos. Okay, so dati ang kilo ko ay 75, ngayon ay 66. So paano ko na-achieve yun? Panoorin yung video nito hanggang sa matapos nyo para malaman nyo. Para ma-inspire din kayo kung gusto nyo pumayat. Kung gusto nyo nga ba pumayat, tanungin nyo ang sarili nyo. First, mag-motivation kayo. Ano ang goals nyo kung gusto nyo pumayat? May goals ba kayo? Ilang kilo ba? Sa akin, ang goals ko ngayon sa second part ng journey ko ay 60. Nung nalagpasan ko na yung 75 at nakuha ko na yung 66, ang second goals ko naman ay 66. Ngayon, paano ko nalagpasan ang first step ng aking pagpapapayat? Simple lang siya, mga eyeballs. Simple lang. Share ko sa inyo kasi binigay din sa akin. Shinare sa akin paano ako pumayat. I-share ko rin sa inyo. So, mayroon ako dito sa iPad ko. So, sa first day ng pagpapapayat ko ay ang kinain ko na lang ay yogurt. Mga dairy cream. Ang dairy cream na yon ay, limang medium size ng dairy cream. Medium size. Didivide mo siya sa tatlong almusal at saka tanghalian at saka dinner. So, didivide mo lang siya sa ganong ano natin. Okay, nandito kasi sa iPad ko eh. So, hindi ko siya memorize. Pero usually, memorize ko naman lahat ang kinain ko. So, pero kaso yung mga ilang piraso lang siya. So, first, bago ko nga pala siya umpisan sabihin sa inyo lahat, bago nyo ito gawin, magkonsulta mo na kayo sa doktor nyo. Either na pwede sa akin, either hindi pwede sa inyo. So, hindi natin alam kung may mga allergy ba sa mga dairy cream, kung mga allergy sa mga prutas na iba o sa mga chocolate, dark chocolate, ganon. So, konsulta mo na kayo kung pwede sa inyo. Okay? Ngayon, ang second day, tulad ng first day, dairy cream muna siya, limang medium size or large size, dun sa kaya nyo, basta i-ano nyo yun sa, i-divide nyo yun sa breakfast, lunch, at saka dinner nyo. Then, pagkatapos nun, one tablespoon of olive oil at saka green tea. Green tea at saka olive oil, hindi yan mawawala doon sa lahat ng kinakain nyo until 12 days. Okay, sa second day naman ay mga orange naman siya. Orange siya na 4 to 6 pieces ang kakainin nyo or mediums. Kung large size naman, 4 pieces or 6. Pero usually sa akin kasi 6 kilos yun eh. Pero 6 sa 6, 2 kilos. Sa 2 kilos na binili kong ano yata is nasa 7 yata yun, no? 6 din, 2 kilos. Dinivide ko siya ng breakfast at saka lunch at saka dinner. So, ganun din as usual. Basta nandoon yung 1 tablespoon of olive oil na inumin nyo din pagkatapos mag-green tea kayo. Sa second naman, third naman, cheese na naman siya lahat. Cheese, mozzarella cheese, gusto nyo, pwede siya. Kahit anong cheese, basta gusto nyo. Basta ang cheese nyo na yan, ang cheese lagi ay karamihan sa mga cheese na yan ay 300 grams to 400 grams. Hanggang doon lang kayo. So kung anong mauubos nyo sa cheese na yan, pero usually ang inuubos ko talaga is 300 grams. Sa 5 naman ay 5 naman ay 5, cups, 5 cups of 5 cups of gulay. Yung gulay na 5 cups. I-divide mo yung 5 cups na niluto mo. Divide for lunch, breakfast, lunch, and dinner. Ganon din. So, hindi ka mapapagod kasi lulutoy mo lang yung kakainin mo. Pero kung masipag ka naman, di-ibay-ibayin mo yung gulay mo. Kung masipag ka talaga. Okay, sa second naman, sa panglimang araw, yan, paborito ko yan. Dark chocolate. Yan. Dark chocolate naman, ay alam nyo yung sa dark chocolate na hindi ko lang alam kung ilang grams ba yun. Hindi ko maano, tatlo yun ang ginawa ko. Yung tatlo na yun na bar siya, parang bar lang siya, tatlong piraso. Tapos, dinivide ko siya ng
pinuputol-putol ko siya, dinivide ko siya ng breakfast at saka lunch at saka dinner. Then green tea and olive oil. Second naman, 6 days naman, apple. 6 na apple na medium size, tig-2 sa breakfast, lunch at saka dinner. Then ganun din, green tea and olive oil. Sa pang-7 araw naman ay 3 grams of cheese naman ulit. Cheese pa rin sa paborito mong cheese. Ganun din, may green tea at saka olive oil. Sa 8 naman, sa 8 days naman, salad naman sa paborito mong salad. Ang ginawa ko, carrots, cucumber at saka lettuce. At saka dinagdagan ko siya ng iba pang pangdagdag ko ng ano nga ba yung ginawa kong ano. Nagdag ko. Basta karamihan doon, carrots at saka lettuce at saka carrot. Ano lang, cucumber. Tapos, yun naman ay salad naman. Ay, ganun din siya. 5 cups din, pero paghahatin mo rin siya ng lunch at saka dinner. Okay. Sa 9 na araw naman ay, pang 9 na araw na ba tayo? Anyway guys, kung hindi nyo masundan lahat ang mga sinasabi ko, ganun din, katulad ng sinabi ko sa inyo, susulat ko na lang sa baba lahat, ililink ko na lang, i-ano ko tong picture na to lahat. So, yun ang kakainin nyo lahat. So, kung hindi nyo siya dadayain lahat ito, itong isusulat ko na to, kung hindi nyo dadayain, sure ako na papayat talaga kayo. Promise. Oo. Kasi lahat ng sumubok na to ay success talaga sila. Which is ako kasi, instead na 10 kilos ang mawawala sa akin, 8 kilos lang nawala. Bakit? Dinaya ko kasi ang sarili ko. Kumbaga, instead na mag-green tea ako, more on coffee ako. Kasi palakapi talaga ako eh. Parang, hindi yata ako maano na walang coffee sa buhay ko, sa totoo lang. So, pinakaano ko dito ay 4 grams of beef naman. May beef din to siya guys. Beef na 4 grams. Iti-divide mo rin yung 400 grams pala sa sa breakfast, lunch at dinner mo. So, ganun din may ano rin siya, green tea and olive oil. Tapos meron din siyang 500 grams of cheese din, cottage cheese na i-divide mo rin siya sa ano rin sa almusal mo rin at saka lunch at saka dinner. Tapos yung pinaka last mo na 12 days ay 2 grapefruit yung guys. Tapos 5 itlog. Yung 5 itlog na puti, i-divide mo siya sa, ganun din, i-divide mo yung 5 itlog, i-divide mo siya sa breakfast, dinner, lunch, dinner. Okay? Tapos yung 2 grapefruit din, i-divide mo rin siya sa almusal din at saka lunch at saka dinner. So ito, pagka natapos mo tong 12 days, hindi mo pwedeng piglay ng sarili mo. Nakakain ka na doon sa routine mo na malakas kumain, hindi. Parang ganoon ang yun ang sinabi sa akin, hindi mo pwedeng siyang piglay. Kasi baka magkaroon ng ano, yung hindi natin na lang. Siguro baka biglang maano kung makita mo naman ang result, 'di ba? Pangalawa, second, hindi mo siya pwedeng ulitin within the day. Kunwari na excitement ka dahil pumayat ka. Tapos ulitin mo siya ng the other day. Hindi pwede guys. Kailangan magpalipas ka muna ng 1 week. Yun ang sinabi sa akin. Kasi baka magkaroon ng side effect sa katawan mo. Baka manghina ka na nalalo. So, ngayon yun guys. Kung mga i-boss, kung nakayanan ko naman, kaya nyo rin. Kasi ang sabi sa akin na nga ng doktor ko, kung may motivation ka na magpapayat, Jules, gawin mo. Kasi hindi to para sa sarili ko, hindi to para sa tao ko, hindi para sa sarili mo. Pag nagkakaedad na kasi tayo, marami tayong mararamdaman ng sakit pagka hindi tayo magpigil sa kinakain natin. Diba? So ngayon, dahil sabi nga nila sa akin, payaan tanda-tanda mo na, ba't kailangan pa magpapayat? Hindi dahil matanda ka na, kailangan magpapayat, kailangan ba matanda ka, kain ka ng kain. Natural, kain ka ng kain, pero kailangan i-motivation mo rin ang sarili mo. Paano ba talaga yung makakatulong sa'yo, diba? So dahil sa akin, sabi nga ng doktor ko, nang pa-check up ako, di masakit yung talambakan ko, tuhod ko. Sabi sa, akala ko kasi meron na ako, baka may mga rayuma na. Pero usually, ang sabi sa akin, hindi. Alam mo kung anong mayroon sa'yo. Mataba yung katawan mo, malaki yung katawan mo. Hindi kaya ng paa mo, hindi rin kaya ng
talampakan mo at ng tuhod mo. Kaya nasasaktan kang masakit pag umakit ka sa hagdanan. Which is totoo naman, true naman talaga. Kaya mula nung, alam mo, mula nung nag-lose talaga ako, pwede na ako tumakbo. Kaya ko nang tumakbo dati, nahirapan ako tumakbo. Pero ngayon, kaya ko na makipagtakbuhan sa anak ko. Mm-hmm. Saka doon sa bunso ko, pag-uwi ko ng Pilipinas. Ngayon naman, my second part of my losing weight ay 66 ang kilos, okay, kilo ko ngayon. Gagawin ko siyang 60. Kaya samahan niyo ako na maabot ko yung, ma-reach ko yung 60. Ano ba naman itong anak ko? Iniintirap ako sa pag-ano niya. So, paulit-ulit yung sinasabi ko. Once na ma-reach ko yung 60 na yon, baka i-reach ko na rin yung sinasabi ni Doc na 50, I don't think so na gagawin ko yung 50 kilos. Baka ganyan na yung katawan ko. Siguro mga nasa 60 or 55. Baka kayanin ko pa yun. Pero ito, try ko yung guys kung kaya ko. Kaya sana samahan niyo ako sa journey ko ng second part ng aking lost weight sa pagpapapayat ko. Kaya please don't forget to subscribe. At ganun ang sinabi ko sa inyo ni Auntie Jules, kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya sana samahan niyo ako. Please subscribe and pakipindot na lang yung i-hit nyo na lang ang bell button sa baba para lagi kayo ma-notify sa aking exercise routine. Kasi dati-rate, puro diet na lang ngayon guys, dadagdagan ko siya ng exercise para naman magkaroon tayo ng active. Kasi parang na-excite ako nung mahilig na akong kaya ko nang tumakbo, kaya ko nang mag-ano. Kaya parang gumanggan yung katawan ko sa pag-exercise guys. Kaya samahan niyo ako sa aking routine exercise every upload ko. Thank you guys. Don't forget to subscribe. Kaya nyo, kaya ko, kaya nyo rin. Bye.